isang mapagpalang araw, kaibigan, dahil sa kabila ng lahat ng sitwasyon ng mundo ngayon, sa kumakalat na virus, hindi aksidenteng na-i-play mo ang video ito dahil narito ang kwento ng pag-ibig na dapat mong malaman. Maaring bukas ay huli na. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. May isang Diyos na lumikha ng lahat. Ang Diyos na ito ay banal, perpekto, ang Diyos na makapangyarihan, at ang Diyos na ito ay dakila. Nilikha niya tayong mga tao, kaso nasira ang relasyon natin sa Diyos. Bakit ito nasira? Buksan natin ang Biblia. Ang sabi po sa Isaiah chapter 59, verse 2. Isaiah chapter 59, verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Ang sabi naman po sa Tagalog po, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So sabi po sa salita ng Diyos, ang nakapagpahiwalay pala sa atin sa Diyos, ang sumira ng relasyon natin sa Diyos ay ang ating mga kasalanan. Kung pamilyar po tayo sa kwento, nagsimula po ito nung nagkasala si Eva at si Adan at nagpasalin-salin ang kasalanan ito hanggang sa panahon natin ngayon, likas sa tao ang pagiging mga makasalanan. Kaso, ang problema, ang kasalanan po ay may kabayaran. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Buksan natin muli ang Biblia sa Romans chapter 6 verse 23 po. Romans chapter 6 verse 23. Ang sabi po dito, Romans 6 chapter 23. For the wages of sin is death. Sa Tagalog po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun pala ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero, pamilyar po tayo sa physical na kamatayan. Pag sinabi po natin physical na kamatayan, ito yung paghiwalay ng ating kaluluwa sa ating physical na katawan. At yung physical na katawan, ito yung inililibeng. Pero, may isa pang uri ng kamatayan. Ano naman yung ikalawang kamatayan? Buksan natin ang Revelation chapter 20, verse 14. Revelations chapter 20 verse 14 po ang sinasabi sa Biblia, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Sa Tagalog po, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. So, ito po yung ikalawang kamatayan o mas kilala sa tawag na impyerno. So, kung makasalanan pala tayo, tayo ay pupunta sa impyerno, ang ating kaluluwa ay pupunta sa impyerno. Siguro maisip mo, kaibigan, na mabait naman ako, matulungin sa kapwa, ako ay relihiyoso, pero ikinilulungkot ko, kaibigan, dahil hindi ito ang daan upang iligtas ang ating kaluluwa mula sa impyerno. Baka hindi natin namamalayan na hindi pala tayo namumbuhay sa kalooban ng Diyos. Baka hindi natin namamalayan na nilalabanan pala natin ang Diyos, kaibigan. Ngayon ang tanong, sino ang makakarating lang sa langit? Sinabi din po ng Romans chapter 3, verse 10, basahin natin, na wala pong perpekto. Ang sabi po sa Romans chapter 3, verse 10, at tatalon po tayo mamaya sa verse 23. Romans chapter 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, wala kahit isa. So, wala daw pong matuwid. Ang sabi naman po sa verse 23 ng Romans chapter 3, Romans chapter 3 pa rin. For all have sinned and come short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag sinabing lahat, kaibigan, kasama tayo dito, walang exempted, sabi ang lahat daw ay may kasalanan. At sabi natin kanina, ang Diyos ay banal, perpekto, ayaw ng Diyos ng kasalanan, kaya hindi papayagan ng Diyos na makapasok ang kahit isang kasalanan lang sa langit. Kung ganun, kaibigan, lahat tayo ay deserve na mapunta sa impyerno ang ating kaluluwa. Pero, ang kwentong ito ay may mabuting balita. Hindi dito nagtatapos ang kwento dahil merong solusyon sa problema. Ang mabuting balita, kaibigan, iniibig ka ng Diyos. Yung kaninang binasa natin sa Romans chapter 6 verse 23, may gaduktong pa yun, kaibigan, at ituloy natin to. Sabi po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sa Tagalog po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
kanina, alam natin na lahat tayo ay karapat dapat pumunta sa impyerno at walang daan upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Ngunit dahil iniibig ka ng Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao, walang iba kung hindi si Jesucristo. Siya ay namatay sa krus at muling nabuhay para iligtas o tubusin tayo, para iligtas ang ating kaluluwa sa impyerno. Siya ang nagsilbing kabayaran sa ating mga kasalanan. Kung alam natin yung kwento, pinahirapan siya, sinugatan, ipinahiya, kinoronahan ng tinik, at lahat yun, kaibigan, ay tiniis o dinanas ng Diyos, dinanas ni Jesus para sa iyo, dahil mahal ka niya. Ngayon na narinig mo ang kwento ng pag-ibig na ito, maraming kwento ng pag-ibig dito sa mundo, pero walang kwento ng pag-ibig na maihahambing sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, kaibigan. Kaya ngayon na narinig mo ang kwento na ito ng Diyos, ng pag-ibig niya sa iyo, ano ang kailangan nating gawin upang maligtas? Simple lang, kaibigan, at ang kasagutan ay nandito rin sa Biblia. Basahin natin ang Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 9. Sabi dito kung paano maligtas. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yun ang paraan ng kaligtasan. Hindi ang pagpapakabuti o ang pag-anib sa reliyon. Ang tanging daan lamang ng kaligtasan ay si Jesus. Yan ang sinasabi sa John chapter 14 verse 6. Isa to sa mga sikat na verse, maaaring pamilyar ka dito, kaibigan. Kaya ngayon, ang kailangan gawin upang maligtas ayon sa Biblia, sumampalataya ka sa ginawa ni Jesus para sa iyo, na siya ay namatay sa krus at nabuhay na muli, para ipakita rin sa atin na siya ang tagapagligtas at siya ay Diyos. At pagsisihan mo, kaibigan, ng iyong mga kasalanan at tanggapin mo ang Panginoon, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ngayon sa sandaling ito, kumakatok si Jesus sa puso mo. Handa ka ba, kaibigan, na siya ay papasukin? Kung ang sagot mo ay oo, may tamang panalangin para sa pagtanggap sa Panginoon. At ngayon, sa sandaling ito, gagabayan kita sa panalangin. Isipin mo, kaibigan, na ikaw at ang Diyos lang ang nagkakaintindihan. So, bilang paggalang sa salita, bilang paggalang sa Panginoon, tayo ay umuko at pumikit. Isipin mo na ang panalangin ito ay gawin mo na taos sa iyong puso. At ganito ang panalangin. Panginoon, inaamin kong ako ay makasalanan at karapat-dapat na pumunta sa impyerno. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Patawad po sa lahat ng aking mga kasalanan at pinagsisisihan ko po ang mga ito. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya po ako o naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang pagbayaran ng aking mga kasalanan. Magmula sa araw na ito, ikaw nawa, Panginoon, ang maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At yan ang tamang panalangin ng kaligtasan. Sana sinundan mo yung panalangin ito at higit sa lahat, ginawa mo ito ng taos sa iyong puso. Ngayon, meron kang, kung ikaw ay sumunod sa panalangin at ginawa mo ito ng taos puso, may pangako ang Diyos sa iyo. Buksan natin ito sa John chapter 10 verse 28. John chapter 10 verse 28. Ito ang pangako ng Diyos sa iyo. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sabi po sa Tagalog, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan sa langit ng Diyos kung ginawa mo ito ng buong puso. Kaya ngayon, sa narinig mong ito, ang sabi din sa John 1:12, nais ko rin buksan natin. Pangako ng Diyos ito para sa mga nagsitanggap sa Kanya. John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name,
Kung asino man daw ang sa kanya ay nagsitanggap o nagsisimpalataya, ay binigyan tayo ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoon, kung ginawa mo ito ng taos puso, ikinagagala ko, kaibigan, na ikaw ay anak na ng Diyos at anak na ng Diyos. At tandaan mo yung araw na ito, ako ay niligtas ako ng Panginoon noong June 14, 2009. At kagaya ng ginawa mo, sumampalataya din ako sa Panginoon at nanalangin ako ng taos puso na pinanalangin natin kanina. Ngayon na narinig mo ang kwento ng pag-ibig na dapat mong malaman, dahil maaaring bukas ay huli na, hindi natin hawak ang bukas, kaibigan. Inaasahan ko na ibabahagi mo rin to sa iba, sa iyong pamilya o sa mga mahal mo sa buhay na hindi paligtas. At gamitin mo yung natitirang mga araw na ito, katulad nga ng sitwasyon natin ngayon na ina-encourage ang bawat isa na magstay sa bahay. Bakit di mo gamitin ang mga natitirang araw para magbasa ng Biblia o manalangin o makipag-ugnayan sa Diyos upang malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa'yo. At yun lamang, kaibigan, ang kwento ng pag-ibig na dapat mong malaman. Sa Panginoon ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Maraming salamat at pagpalain ka ng Diyos.